partner. The boxing fever is really on dito sa MGM Grand Garden Arena. Kanina, siyempre, no, nung pinakita pa lang itong ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kahit na hindi pa siya lumalaban, nasa dugout pa lang siya, pinakita sa screen. Ako talagang hiyawan yung mga tao rito sa Grand Garden Arena. Talagang makikita mo na talagang maraming mga Pinoy at maraming sumusuporta rin kay Pacquiao ang naririto dahil maririnig mo yun at malalaman mo yun sa mga hiyawan. Pero kanina lang din, partner, nagkaroon din ng komosyon nang dumating na nga sa arena at umakyat sa ring ang dating welterweight champion, yung dating tumalo sa ating pabansang kamao at ngayon retired na si Floyd Mayweather. Siya kasi yung promoter na lumalaban ngayon na si Badu Jack. Nakalaban ay si Marcus Brown. Kasalukuyan, ito yung huling undercard fight bago yung pinakaabangang main event na kay Pacquiao-Broner. Pero partner, bago natin na puntahan yan, dahil wala pa naman yung kay Pacquiao-Broner, dumako muna tayo dun sa mga undercard fights no, na malapit sa puso ng mga Pinoy. Unfortunately, hindi masyadong maganda na masayang balita dahil yung dalawang Pinoy na naunang lumaban sa undercard fight ay parehong natalo. Yung una ay si Ray Perez na mula sa Santa Rosa. Pero natalo siya sa Greek-Australia na si George Rambosos. Ang pangalan nito si George Rambosos. Rambosos Jr. Pasensya na. Sa yung, kung matatandaan mo, yung napapanood natin yung mga training ni Pacquiao, ito yung main sparring partner niya. So, natalo niya yung ating pambato. Nanalo si Rambosos by unanimous decision, 80-72, lahat ng tatlong judges. Hindi rin tinalad, partner, na manaig ang dabawen yung CJR Inston laban sa Amerikanong si Jonathan Steele. Hindi gaanong maganda ang simula nitong si Inston. So, simula pa lang first round ay nagsuffer na ito ng dalawang knockdown. At nagkasugat pa ito sa second round parang nagkaroon ng accidental headbutt. Pero nakabawi rin siya sa mga susunod na rounds. Nagkaroon din ng cut yung kalaban niya by eighth round. Pero ito nga, sa huli na naig pa rin yung Amerikanong si Steele by split decision. Inston, siya yung pangalawang Pinoy na lumaban. Supposedly, meron pang pangatlo tayong Pinoy na lalaban. Kaya lang, hindi sinawi, kumbaga parang very unfortunate din yung incident. No? Itong si Jack Tepora kasi, siya dapat ang mga kalaban ni Hugo Ruiz mula Mexico. And this is supposedly his US debut na laban. Pero na-disqualify siya kahapon matapos lumagpas yung kanyang timbang sa ng 5.5 pounds sa featherweight limit na 126 pounds. So sa weigh-in, siya ay 131.5 pounds. Kaya binigyan siya ng 2 oras kahapon para mapababa yung timbang niya pero hindi kinaya. Kaya ang nakaharap ni Hugo Ruiz ay kapwa niya Mexicano na si Alberto Guevara. Sa ngayon, partner, ito na yung huling undercard fight. Gaya nga ng sinabi ko, ito si Badu Jack versus Marcus Brown. Sandali na lang pagkatapos itong 12 rounds na ito ay yung pinakaabangan na main event, yung Pacquiao-Broner fight. Siyempre, pinaabangan talaga ito dahil after more than 2 years, ngayon lang ulit tutungtong sa boxing ring ng Las Vegas, ang boxing capital of the world. Itong ating pambansang kamao. So, syempre, inaabangan din kung paano sa lalaban at the age of 40. Puno na yung arena ngayon, ang informasyon na binigay sa atin, sold out yung tickets. At kanina, nakita natin sa labas ng arena, marami pa rin mga tao doon na naghihintay, nag-aabang kung meron pa mga tickets, pero wala na sila makuha ng tickets, kaya nag-aabang na lang sila sa labas, partner. So, yan muna ang pinakasariyong balita. Mamaya, pag makakuha na tayo ng kung yung sinong mananalo mamaya sa Pacquiao-Broner, i-update natin. Mamaya siguro sa 24 oras na, partner. So, yan muna ang pinakasariyong balita mula rito sa Las Vegas, Nevada, sa MGM Grand Garden Arena. Balik sa'yo, partner. Partner, sabi mo nga, dalawang taon din na lumipas no, mula nung huling lumaban si Pacquiao sa Las Vegas. Kumusta yung naging pagtanggap sa kanya ng boxing fans dyan? Nako, he was very much warmly received. Talagang, alam mo, nung may ikot-ikot tayo, ang daming mga hindi lang Pinoy ang sumusuporta sa kanya, maraming iba't ibang mga bansa. And would you believe yung mga Mexicano na talagang laging kalaban dati ni Pacquiao, ang dami natin mga Mexicano na na-interview at lahat sila ay they're rooting for Manny. So iba't ibang mga lahi no, mga pumunta rito ang sinusuportahan nila.
si Pacquiao. At kahit mga kapwa Amerikano ni Broner, eh, sabi nila si Pacquiao. But of course, hindi naman mawawala yung kansawan. Meron naman din talagang sumusuporta rin kay, ano, kay Broner. At sinasabi nila, AB, wala, well, hindi naman nanalo si Pacquiao. Nandun, hindi mawawala yung mga kansawan. Pero, syempre, liyamado, pag kahit alam mo naman sa kansawan, mga Pinoy, magaling din dyan. So, hindi naman magpapadaig o hindi magpapatalo mga Pinoy pagdating dyan, partner. Partner, dito sa video, pinapakita namin si Floyd Mayweather Jr. na pumapalik sa loob ng ring. Eh, ito ba'y sinyalis din na maaring may mangyari pang pangalawang pagkaharap nitong dalawa. Alam mo partner, ayan nga, actually, sa totoo lang, kaya sa nandyan, yun pala, isa yung promoter nitong yes. Si Badushak na kasalukuyang lumalaban. Kahapon, nakausap ko si Tinky Pacquiao, yung may bahay nitong si Senator Manny Pacquiao. Mm. Alam mo kung ano sinabi niya sa akin? Kung dati, gusto niya na sana mag-retire si Manny, pero ngayon, nahayaan na lang daw niya. And sabi niya, kung gusto pa ni Manny na makalaban ulit itong si Mayweather, okay lang daw sa kanya, suportahan daw niya, at kung yun daw yung magiging huling fight niya bago mag-retire, okay lang daw sa kanya. Ang sinabi pa ni Jinky, ito rap. Sayang, naputol. Maraming salamat. Yan po ang aking partner na si Mariso Bali, nag-uulat ng live mula sa Las Vegas, Nevada.